Sa tingin ko yata meron dito sa baba ng bato na to eh. Bro, ito yung sinasabi kong bato. Yung malaki. At andito ako sa taas. At sa taas nito may butas. Ayan. At dito naman, sa gilid, ito yung forma niya. Titingnan itong paligid ng bato na to para makita mo yung lahat ng sign nito. Ito yung dati sinasabi ko sa iyo na yung may square at saka may butas. Ito saka ito nakaharap ito sa S, ito sa S. Tapos ito, sa gilid naman ito. Ito yung heart na sinasabi ko dati sa'yo na ito. Saka ito. Ito. May butas din sa baba. Ayan. Ito, ikutin ko pa. Para makita yung ibang mga sign nito. Ayan. Dito, may ginagawa nga kami nitong mga butas. Pero hindi ko alam kung undas pat ba to. Ayun, may butas din sa taas. At ito yung sinasabi kong may apak yata dito eh. Asa na yun? Apak. Hindi ko na lang yun. Ito. May apak yata to. Ano? Parang live. Lipot yata to bro eh. Pero wala siyang ano, wala siyang 2. Ayan, kukunin ko. Kasi nga medyo close up. Kasi medyo ano na to eh. Hop, ayan. May kumagat na sa kapatid ko at ayun, tumatak muna. Ito pa bro, yung katalikod nito. Dito yung ano, dito yata yung S ba yun? Basta. Ganito. Oo. Yan. Malaki ang bato na bro. Yan. Titingnan mo. At ikutin ko. Medyo hinahabol-habol kami ng ano ah. Ayan. Napakalaki nitong bato na to. Ayan. Kung i-ano ko, haantaras ako konti. Ayan, wala na ako masyado makita nito na marker eh. Ito lang. Yun. Taas. Saka ito. Ito naman, pagpalapit mo. Ito. Ayan. Yung mga sign. Sa tingin ko yata, meron dito sa baba ng bato na to eh. Ito na mga madam at mga sir, umpisahan na natin. Pinamagatan ko itong sintro sa entrada, Japanese Treasure Assessment 408. Lalo na sa may-ari ng mga sign na ito kung saan naka-engrave sa batong malaking ito. Makinig kang maigi sir, dahil dito pa lang sa unang bungad na hagip sa video ang markang ito. Nangangahulugan sir na center of object, at ang object na tinutukoy niya ay entrada, entrance. Sa madaling salita, ang batong ito kung saan siya naka-engrave or nakaukit, sentro siya sa entrada ng tunnel papunta sa mismong deposito. Subalit pagdating sa gilid, may nabanggit ka na heart. Klaro ang pagka-engrave, i-forward natin. Hindi heart ito, sir. Ayan. Nabanggit mo ito sa video mo. Kundi pentagon marker yan na combination meaning. Trail, treasure, travel ended, nagpapasunod.
pag pentagon marker na nakaukit sa bato. Sa madaling salita, 5 ang target, 1, 2, 3, 4, at 5. Pero ang isa na target nakasentro dito sa mismong batong ito kung saan siya naka-engrave. Yan ang pangalawang assessment. Mahahanap natin ang ibang target na yan. Kung malalaki ba yan or maliliit na deposito. Ganon din sa distance niya. Layo tulad dito sa isa kung saan sa baba ng sinabi kong pentagon marker. Ayun o, ayan, pinakadulo niya. Meron siyang dot. Kasunod sa guhit, dot dito sa baba. Ibig sabihin ang target na isa, sir, nasa bandang baba. Sukatin mo ang lalim ng butas na ito. Tulad ng sinasabi ko palagi, ang isang pulgada equals 5 yard. Kung lalalim man ito ng 2 pulgada, ang butas na yan equals to 10 yard. 10 pulgada ay 2 pulgada equals to 10 yarda ang distance. Ganun lang ang pagsunod. Pag nasukat mo na, tisdik agad kung saan ang tamang tumbok sa sukat. Pero dito banda sa gilid, meron kang nasabi na parang box. Indicator sign yun na may deposito sa ilalim ng bato kasi nakatagilid siya eh. At dito naman sa parang literyo, another supporting sign na naman, balik natin. Nasa gilid, puntang sa gilid. Ayun, yung literyo na yun. Oh. Klaro talaga na literyo siya. At may dot sa gilid. Itong dot na ito ang power sign niya na kailangan mong sundan kung saan nakaharap. Another target na naman nasa harapan. Kung gaano siya kalalim ang butas na ito. Ganon din ulit ang gagawin. Sukatin. Isang pulgada equals to 5 yards ang distance. Nasa unahan, sentro sa mismong object dahil ang U at dot sentro yan sa object. Another target na naman ito, nasa bandang harapan. At dito naman tayo sa bandang gilid niya. May supporting sign ito na another butas na naman. Pag nasa butas sa gilid, sir, nagtuturo sa ibang area. Ganon din ang gagawin. Mga target yan, sir, na paikutan ang batong ito. Ng target area, parang ganitong forma ng batong ito. Yan, i-drawing natin. Dito may butas. Dito may butas taas. Sa gilid may butas. May butas din dito. At ang parting ito, nakayo. At ito naman, nakayo. Mga target area yan yung nakatagilid. Nagpapasunod, nagpapasunod, nagpapasunod. Pero itong nakaisa sa taas or isang nakapwesto sa taas, nakaharap ito sa taas. Ibig sabihin, nasa ilalim ang travel niyan. Ituloy natin. Pagdating naman dito sa gilid niya, okay, gilid dito ng literyo. Kung mapapansin niyo mga katiits, may parang paan na nabanggit ka na walang hinlalaki. Kaliwang paa, sa Bisaya pa, wala. Automatic pag wala ang paa or kaliwa. I-drawing natin. Ang travel nito ay nasa gilid or down. Hindi pwedeng pupunta sa kabila kasi walang paa siya. Kaliwa. Automatic travel down siya. Kung saan ang sign na ito, nasa baba niya kayo mag-down. Mag-atras lang kayo ng 1 metro. Malamang kung sa malamang, ito na yung daanan ng mismong tunnel papunta sa ilalim. Pero ganun pa man, meron siyang kaakibat na literyo. Ang kailangan gawin, ito ang unahin ninyo, sir, sa bandang harapan. Kung lalalim man ito ng 1 pulgada, 5 yarda, nasa harapan, pwede kayong magtisdig dyan dahil sa tingin ko,
Yan ang giveaway na sa harapan ng literyo na yan. Ituloy natin. Kung mapapansin natin dito sa forma ng bato, sa Lakot Stone ito, hindi sa Lakot Mountain, mali ako. Sa Lakot Stone, ibig sabihin, mayroong cave or cueva na nakaabang sa ilalim pag ganitong hugis. Dahil ako man, mga katis, naka-encounter na ako ng ganitong klaseng bato at sinuportahan pa siya dito sa bandang gilid niya. Dito banda sa gilid, may klarong naka-engrave. Ayan. Nako, sigurado sir. Cave ang matatamaan ninyo sa ilalim. Pero ganun pa man, dadaan muna kayo ng tunnel. Kaya ang nasa taas, butas. Yung sinabi kong nakaliteryo nandito sa taas na may butas. At ang butas na ito nakatingin sa taas. Automatic down. Pag down ninyo sa ilalim, tunnel muna ang madadaanan. Pero ang sign na ito, cave ang pinakadulo ng tunnel kung saan nasa ilalim ng bato na ito. Pero nasa ilalim, base sa experience ko, ang ganitong klaseng hugis ng bato na sa Lakot Stone, sa amin, natamaan namin ang cave. Dahil yung sa amin, meron ding naka-engrave na ganito. Ganyan, natamaan namin ang cave ng 27 feet under. Pero wala siyang supporting sign tulad sa iyo na may pentagon marker at may paapa doon. Ang target pala na isa sir, nandito sa area na ito, dyan sa unahan lang. Kung gaano man kalalim yung butas na yon na nakalagay sa literyo. Iguhit natin sa bandang gilid dito, may literyo na naka-okit at may butas. Yung butas na yon, kung saan siya nakaharap, dito banda sa area na ito. Di magkalayo siguro ng mga 5 yarda o 7 yarda. Kung 1 inch and a half man ang distance niya, nandyan ang isang target na giveaway niya. At ang pinakamin deposit nandito sa ilalim ng batong ito, pero malalim. Ganun pa man, dahil pentagon marker, ulitin ko, marami pang target na nandun banda sa area na yon. At saka sa kabilang side, yan ang assessment ko dito sa sign mong ito. Tama yung sinabi mo sir, na may laman ang ilalim ng batong ito. Klaro pa rin ang naka-engrave or sumusuportang sign na parang letter E. May dot. Bantayan ang dot na ito kung saan siya nakaharap. Pero parang box ito eh, combination box meaning at saka entrance na may tunnel. Ayan o, tunnel sign ito. Another data naman. Pero dito siya, or dito ang pinaka power sign na parang letter D, down sa mismong batong ito. Tunnel nga ang unang madadaanan papunta sa ilalim at mirong cave at nandoon ang deposito pero malalim. Kaya sundin mo ang mga target area na tinuro ko. Number 1, sa bandang likuran ng batong ito. Dito banda yung may literyo. Doon banda sa gilid. Yan banda. Yan ang final assessment reading ko dito. Okay, sa pagtatapos dito sa isang area ng kasamahan natin, sana matumbok mo ang mga target sa area mo sir. Pero ganun pa man, kailangan rin ninyong alalayan ng mga gamit tulad ng metal detector. Baka may laman ang mismong batong ito. Sinalpakan ng isang barita, pwede sa ilalim or nasa baba lang niya. Kailangan din talaga ng mga metal detector. Tipong mga inside rock deposit or enclosed rock deposit. Ulitin ko ulit sa pagkatapos dito mga ka-teach. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless. Thank you mga ka-teach.